So yun na nga mga marites, wala lang, share ko lang. Kahit hindi kayo interesado, wala kayong pake. Gusto ko lang i-share. Ano kasi yung pinagmula nun eh? Dumaan lang siya sa FYP ko. So ako, nagtaka naman ako, dumaan siya sa FYP ko. Since may history na nga kami, inisto ko siya ngayon. Malay ko ba kung anong TikTok niya? Dumaan siya, edi naistock tuloy. Ay ngayon, pag inistock ka sa TikTok, makikita kasi doon yung profile views. So naisip ko na rin talaga yun na makikita niya ako or ma-issue. Gusto ko siya sana i-block. Kaso lang, isip ko, ba't ko siya i-block? Baya ba siya? Eh, since wala na rin naman akong pake, at saka naka-move on na nga eh. So, inayaan ko lang. So, kahit naiisip ko na gano'n na nga yung mangyayari, makikita niya ako, sasabihin yun to ganyan-ganyan, ini-stock yun to ganyan-ganyan. Ay, hindi nga ako nagkamali ngayon. Sinabi nga niya. So, sinabi nga niya ganito, ngayon nalaman ko na hindi na daw ako maka-move on, stalker daw ako, ganito, ganyan-ganyan, etc. Ang dami niyang sinasabi, ganyan-ganyan. Eh, syempre, since sinabi niya yun sa ano, di marami na namang curious, marami na namang mga marites, ang naki-curious kung sino na naman yung girl na yun, etc. So, alam ko, parang feeling ko parang ako nga din, pero feeling ko rin naman, ako naman talaga yun. Kasi nga, talagang totoo naman talaga yun na kahit ganun yung, alam ko ganun na yung magiging mindset or isip niya, pero hinayaan ko lang, hindi ko siya binalak or whatsoever. So, hindi nga ako nagkamali ngayon. So, issue na, ha? Wala naman akong pake. Wala lang, ishare ko lang. Bala siya, isipin niya kung gusto niyang isipin. Basta ako, wala na akong pakialam dun. So, ewan. Hindi daw ako naka-move on. Yan yung mga, kasi ngayon ang nangyari nga, dahil maraming marites na naman ang nakikisaw-saw. May isang friend siya na nakikimarites doon. Dahil sa mga sinasabi niya, in-stock din niya ako ngayon sa TikTok ko. Hinayaan ko lang. Hindi ko rin sila binalak. Bahala sila. Stock niya lang ako. Wala naman ako mapapala sa kanila. Bukod doon din ako magkakapera. Diba? History time muna tayo na. Ba't kaya na may mga tao na feeling nila ginagaya sila? Kasi ako kasi gumawa rin kasi ako ng YouTube channel. So siya, may YouTube channel din siya, pero parang almost a year na rin ata siyang nagkaganon. So ako kasi bago lang kasi ako naggawa ng channel ko eh. So parang nalaman niya nagaganon din ako. So feeling niya ginagaya ko kung ano yung lahat ng ginagawa niya. Hello? Ano na ba akong karapatan? Nagumawa rin ng isang bagay na kung ano yung ginagawa niya kasi parang feeling niya naiinggit ako sa kanya. Feeling niya ginagaya ko lahat ng mga ginagawa niya. Lute! Siya na lang bang may ano ba yan? Parang siya na lang ba yung may karapatan gumawa ng mga bagay-bagay? Tapos pag ginagawa niya, bawal akong gumawa kasi ginagawa niya. Tapos sasabihin, inggitira ako. Ano ba yung ginagawa mo? Tapos nalaman ko lang kasi na ano, na ganun. Tapos, basta pinanggagalingan kasi yun eh, kaya ganun. Kumbaga may pinagmulan talaga. So hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos, almost na sinasabi niya, hindi daw ako maka-move on, matagal na daw. Tagal ko na naka-move on. Tapos sabi niya, hindi ako naka-move on.
Bye-bye.